Welcome to Melody's Kitchen! Stuffed Chicken Rolade with Potato Mousseline in Bechamel White Sauce. 100 grams ng chicken breast or chicken fillet. 3 pieces ng basil leaves. 1 slice ng cheese. 1 tablespoon ng flour. 1 small piece ng egg, 1 tablespoon ng breadcrumbs, and ang ating salt and pepper to taste. Ayan, i-prepare na natin. First, hugasang mabuti itong ating chicken breast o chicken fillet, and then ipipilay natin siya hanggang lumipis. Hiwain natin, panipisin natin mabuti. Or gumamit tayo ng mallet katulad nito para panipis natin ang ating chicken breast. Lagyan din natin pag na-flatten na ng salt para magkalasa and pepper. Yan. Then i-prepare na natin ang ating egg. Batihin lang natin. Ayusin natin ang ating chicken. I-flatten lang na mabuti. Saka natin ilagay ang ating basil leaves. Yan, hugasang mabuti ang ating basil bago natin ilagay. Then, isunod naman natin ang ating cheese. Ilagay lang natin dyan. Saka natin i-roll ang ating chicken fillet. Kagaya niyan. Ayan. And, para ma-close ang ating chicken roulade, i-dip na sa ating flour muna. After that, next, dito naman sa ating egg mixture o egg, beaten egg. Ayan. And lastly, ilalagay natin dito sa ating breadcrumbs. I-roll lang natin siya dyan hanggang sa maubos ang ating breadcrumbs. Ayan. Roll. Ayan. Hayaan nating dumikit lahat ng breadcrumbs. Medyo pisil-pisilin natin para kumapit ang ating breadcrumbs sa ating chicken roulade. So, ayan. Ready for frying na ang ating chicken. Ganyan lang siya. Dahil po one serving lang ang iluluto natin, hindi po tayo magdi-deep fry. Pan-fry lang po tayo. So, kailangan lang natin dito ng konting mantika. Yung tama lang na maluto ang ating roulade. Pag mainit na ang ating mantika, pwede na natin ilagay. Mahinang apoy po lamang ang gagamitin natin dito para hindi masunog agad at mahilaw yung loob ng ating chicken roulade. Habang pinapan-fry, i-roll nyo lang siyang ganyan para hindi ma-flatten. And pag okay na siya, hayaan nyo lang siyang maluto in low fire. Balik pa rin natin paminsan-minsan para hindi siya matunog. Ayan, luto na. Golden brown na. At lumalabas na yung cheese sa dulo, so it means luto na. Set aside lang muna natin. Hayaan muna natin lumamig bago natin islicein para hindi matunaw ang kanyang cheese. Ating potato, meron tayo ditong medium size potato. Pwede nating ilaga na may balat or balatan natin para mabilis ang ating paglalaga. After natin malaga, pwede na natin balatan ang ating potato. Then, saka natin durugin hanggang sa maging smooth. Pag smooth na ang ating potato, pwede natin lagyan ng 1 teaspoon ng butter.
Then, mag-a-add din tayo ng 1 tablespoon ng all-purpose cream. Yan, i-mix ulit hanggang sa maging smooth. Pwede kayong maglagay ng salt and pepper kung kulang pa rin ang lasa niya. Pero, ang butter natin ay salty na, so hindi na kailangan maglagay ng salt. Pepper na lang. So, mag-add na tayo ng konting white pepper while mixing. Yan, medyo smooth na. Almost done. Pero bago pa man matapos, lalagyan din natin siya ng basil leaves. Means na basil leaves para mas masarap ang lasa. Pwede natin gupitin ng maliliit. Ayan. And then, imix natin doon sa ating potato mousseline. Ihalo lang natin dyan. At imix natin mabuti. Seal. Ayan, okay na. Pwede na tayong mag-plating. But before that, slice muna natin ang ating chicken roulade. Hatiin natin sa tatlo. Ayan ang itsura ng ating chicken roulade. Then, i-arrange lang natin ang ating chicken roulade dito sa gilid ng ating plate, like that. Yan. Patayo. Yan, ganyan lang siya. Then, saka natin ilalagay itong ating potato mousseline dito sa kabilang side. Yan. Pwede nating ayusin, kagaya niyan, pabilugin, para maganda naman ang itsura ng ating mousseline. Okay na yan. Yan, magluluto naman tayo ng ating bechamel sauce na tinatawag. Sa ating bechamel white sauce, meron tayo ditong evaporated milk, 2 tablespoon, and nag-add ako ng 2 tablespoon ng water. Itong 1 teaspoon ng flour, 1 tablespoon ng butter, and 1/3 ng ating chicken cube. And lastly, meron din tayo ditong white pepper. So yan, lutuin na natin ang ating bechamel sauce. Ang ating kalahati, mahina lang. Tunawin natin ang butter. Huwag susunugin. Ingatan lang po na huwag masunog ang butter para hindi maging brown ang ating white sauce. Then, pwede na tayong nating ilagay ang ating chicken cubes and then ang ating flour. After ng flour, sunod na natin ang ating milk. Habang inilalagay, unti-unti nating haluin natin ng dahan-dahan hanggang sa ito ay lumapot. Ayan. Haluin mabuti. Haluin ng mabilis para naging smooth. Habang inaantay natin na lumapot, pwede na tayong mag-add ng ating pepper, white pepper. Ayan, malapit na siyang lumapot. Dapat runny ang ating bechamel sauce, hindi siya sticky. Kung nakikita niyo sticky, pwede kayong mag-add ng water. Ayan, ganyan dapat ang consistency ng ating bechamel sauce. Pwede na. Saka natin siya ibubuhos habang mainit pa dito sa ating chicken roulade. Ganyan lang siya, dahan-dahan ang paglagay. Lagyan din natin ang ating potato mousseline sa taas. Halos di siya makita dahil magkakulay sila. Hayaan lang nating tumulo pababa. Ayan. And para magkakulay, igagarnish natin siya with fresh parsley.
Gupitin lang natin siya, pero hugasan muna bago natin ilagay dito ang ating fresh parsley dito lang sa taas para magkakulay, para gumanda. Ayan, and dito rin. Huwag nating damihan para hindi naman overcrowded ang ating toppings. Pampa-contrast lang yan ng kulay. Ito na ang ating one serving ng stuffed chicken roulade with potato mousseline in bechamel white sauce. Thank you for watching!